simula ng 2020, pinatunayan nilang they are legit movie stars sa kanilang pagbida sa kanilang pelikulang James and Pat and Dave. Alam mo ba pinaghirapan ko yung mga pechay ko? Ako mismo ang naglilinis, naguhugas ng pechay ko. Mula sa kilig nila as real-life sweethearts, dinala nila ito sa big screen at movie love team na minahal ng marami. Babe! At sa kanilang pelikula, gulong-gulo si Pat kung sino ang pipiliin niya. Ang dating minahal na si Dave o ang bagong pagmamahal na alay ni James. Ang kwento ng triangulong pag-ibig sa James and Pat and Dave muling binuhay ng mga tanong na mahal mo o mahal ka. Isang tanong na napanood na rin natin sa maraming pelikulang nagpakita ng realidad ng ating mga buhay pag-ibig. Kayo ba kapamilya, sino ang dapat mong piliin? Mahal mo o mahal ka? Feel na feel nyo na ba ang feels? Daanin na lang natin yan sa Sayawan. Dahil sa usapang mahal ko o mahal ako, isang grand special performance ang hatid ni Zeus Collins and it's Showtime's ate girl, Jack! Dalawa kayo sa buhay ko at ako ngayon ay kailangan ng mamili. Isa lang ang maaari, alam mo. Sure, tuwang-tuwa ang mga Noynie fans dahil patatamisin pa natin ang kwentuhan dahil makakasama natin ang kanyang real and real-life boyfriend, Ronnie Alonte. Hello, Ronnie. Welcome to I Feel You. Hello po. Magandang. Hi, Ronnie. Hello. Magandang umaga po. Tanghali. Magandang tanghali po. Yes, magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga kapamilya natin all over the world. Nasaan ka ngayon, Ronnie? Nasa bahay lang po sa Binyan, Laguna po. Masaya, kasama yung family. And syempre, relax lang dahil nasa bukid po kami eh. Nasa bukid po ako nakatira ngayon. Kaya tahimik po talaga. Sarap lang ng buhay, walang iniisip. Okay, Lois, balikan lang natin yung cliffhanger question ko kanina. Linawin nyo na tong lumalabas na issue na magka-live-in na daw kayo at sa iisang bahay na kayo nakatira. Kasi kami ni Ronnie, parang magkapit-bahay na kasi kami, Laguna at Cavite, kumbaga isang exit. Ang bilis lang namin kitain po yung isa't isa. Parang 30 minutes away lang po yung bahay po na. So ang tanong nila is, totoo ba na live-in na kayo o hindi? Yes or no? Hindi po.
po, hindi po. Kumbaga parang ganun lang namin kamahal yung isa't isa na lagi kami magkasama, na akala nila mag-greeting na kami kasi lagi kaming magkasama. Oh, ayan, naliwanagan tayong lahat. Malapit po ang bahay nila sa isa't isa, kaya mabilis lang sila magpunta sa bahay ng isa't isa. Balikan muna natin yung movie nyo na James, Pat, and Dave, diba? Yes. Siyempre, yung tayo mga artista, gusto natin na mag-lead sa mga projects. Isa yan sa mga dream natin. So, nung sinabi sa inyo na kayo na ang lead sa isang major movie, how did it feel at that time? Masaya ba? Na-pressure ba kayo? Ako, sobrang saya ko. Kasi parang kumbaga dati high school ka, ngayon college ka na eh. Parang ganun yung feeling na parang, wow, college na ako ngayon. Yung parang iba yung feeling niya. Pero at the same time, nakaka-pressure din kasi ibang experience naman. Nakakatawa na pinapangarap po talaga namin yun pareho. Na sana magkakaroon kami ng lead role. Tapos bigla pong nangyari. Tapos together nyo pang na-experience, parang you're sharing the moment together. Yes. Parang ang sarap ng feeling na yun, na yung, opo. Yung mahal mo, di ba? Sabay nyong nararating yung pangarap nyo together. Kanina, napanood natin yung dance performance ng Awiting Mahal Ko o Mahal Ako. Kung kayo naman ang papipiliin, Loisa and Ronnie, mahal ka o mahal mo? Sa akin, dun ako sa mahal ko. Kumbaga, hindi mo kayang pikiin yung nararamdaman mo na makikisama ka lang kasi mahal ka. Kumbaga, yun ang totoong pagmamahal eh. Kahit hindi ka niya mahalin pagbalik, basta mahal mo siya. Mahal mo siya. Ako, mas gusto ko po na siya. Mahal ko na lang siya kaysa mahal niya. Ako, mas pipiliin ko yung ako na lang yung nagmamahal sa kanya kasi mas gusto ko ako yung ganun eh. Kumbaga, mas may kasiguraduhan ka pag ikaw yung nagmahal kasi alam mong hindi mo siya iiwan. Diba? Pareho kayo ng sagot. So, yun ang pipiliin nyo, yung mahal nyo. Gusto ko namang malaman is, mahirap ba na magka-love team kayo tapos kayo din yung together in real life, di ba? Ang kagandahan naman po sa aming dalawa, pinag-uusapan na po namin lagi na kapag nag-away tayo, sa loob na lang po. Pagdating natin sa trabaho, paglabas natin ng tent, kailangan okay na tayo. Kung malalaman yung away natin, pag-usapan na natin sa dressing room, sa room, or kung saan man, para paglabas natin, maayos na po yung trabaho namin. Kasi pipilitin, sabi ko sa kanya, pilitin natin maging okay tayo, konting away natin, huwag natin palakihin, kailangan natin awatin kagad. Ibahin natin yung trabaho natin kasi ayaw po namin na maging pangit yung tingin sa amin ng management pagdating sa trabaho. Gusto po namin maging professional para po maging maganda yung feedback namin. Napag-uusapan nyo na ba ang kasan? Dumating na ba kayo sa point na yun? Oh, lagi naman. Lagi ko naman sinasabi sa kanya, alam naman niya yun. Siyempre kami, na parang alam naman ho namin na madami naman pagsubok ko ang pagdadaanan. Ah, hindi lang to, hindi pa ganun kahaba yung relasyon namin. Pero alam naman po namin sa isa't isa na kaya. Kaya lagi ko po sa kanyang pinapaalala araw-araw. Okay, pagdating ng araw, magkasama na kami sa isang bahay, ganyan-ganyan. Pag nagpakasal na kayo, pag magkasama papakasal na kayo, kami. Opo, kumbaga excited na ako sa pwedeng mangyari soon sa aming dalawa. I'm sure na pag-usapan nyo na kung ilang anak ang gusto nyo. Kasama yan sa mga usapan. Ilan? Gusto namin basketball team. May isang team ng basketball. Panganganak ka lang 6 times. Nanganak na ako, Loisa. Good luck sa 6 beses. Pero syempre, usapang sayaw ng buhay tayo. So bilang mag-partner, paano kayo sumasabay sa sayaw ng buhay? Kumbaga kahit mahirap yung step ng sayaw, kumbaga sinasayaw namin, parang ganun, yung kahit ang hirap ng step na pinapagawa nyo, sige, sasayawin namin. Parang ganun kayo sa buhay. Kahit gano'ng kahirap, sasayawin natin ng sabay. Kahit mag-adlib na lang tayo, mag-freestyle tayo, sasayaw tayo ng sabay. Kasi si Ronnie din, magaling sumayaw. Namimiss mo na mag-perform, Ronnie, kasama ang hashtags. Miss na miss ko na po sila talaga na makasama sa pagsasayaw kasi po dun talaga ako nanggaling sa showtime eh. Pero syempre ngayon naman, as a young couple, Ronnie and Loisa, anong ma-advise nyo sa mga katulad ninyong kabataan na in a relationship din? Relax lang kayo, dadating kayo sa time. Enjoy nyo yan, bata kayo, enjoy nyo yan. Relax lang kayo sa buhay nyo. Dadating kayo dyan, pagtandaan nyo baka kayo na umayaw na parang, ano ba itong jowa ko, ano ba ito?
huwag silang magpadalos-dalos sa desisyon nila sa buhay nila. Ayun, sa mga lalo-lalo na sa mga lalaki, nako po, patay tayo dyan. maging parehas lang. Respetuhin niyo yung desisyon ng isa't isa kung sakali man magkakaroon kayo. Pero huwag niyo madaliin kasi darating din yan sa inyo. And yun, huwag muna masyadong hugot-hugot sa mga Facebook. Iwas muna social media kasi isa po yan sa mga medyo toxic sa atin eh. Yung mga nababasa natin, yung mga nakikita, nape-pressure po tayo eh. Hindi po dapat. Relax lang. Sumunod lang tayo sa takbo ng panahon. Thank you very much, Loisa and Ronnie. At sa pag-share sa amin ang inyong love journey at ang inyong journey individual dito sa showbiz career ninyo. At feel namin ang pagmamahal ninyong dalawa. And I hope and pray na lalo pang maging masaya, matatag, at matibay ang inyong samahan.